Ang weird nitong bagong post ni VP Sara. Parang it came out of nowhere. Parang, pansin nyo, parang walang ano, walang rhyme or reason para gawin niya yung maglabas ng ganitong klaseng statement. But she did. For some reason. Hindi natin alam kung bakit. Pero, eto mga kotsero, inambush ang tropa ng ating AFP nitong Sunday. At may apat na namatay. Actually, nagsalita na dyan si PBBM tsaka yung AFP natin. Ito yung statement ng AFP. And extends its condolences to the families and loved ones left behind by four of our brave soldiers killed in an attack perpetrated by terrorist Daula Islamia. In Datu Hofer, Ampatuan, Mindanao del Sur on Sunday, March 17. So, ito yung nangyari noong Sunday. At naglabas na ng comment ng statement dyan si PBBM kahapon. PBBM decries Mindanao ambush orders aid for kin of fallen soldiers. Sabi, suportahan daw ng ating AFP ang ating mga tropa. Sabi ni PBBM, we strongly condemn the cowardly ambush that targeted four of our courageous soldiers in Mindanao del Sur on March 17. So sabi niya, dagdag pa niya, under my administration, we remain resolute in our pledge to ensure that justice is swiftly served for our fallen heroes. I have instructed the immediate provision of benefits and assistance to support the families they left behind, sabi ni Presidente. Let this tragic event unite us in our unwavering commitment for a safer, stronger, and insurgency-free Philippines. Together, we shall prevail against these acts of violence. Yan ang sinabi ni PBBM. Kahapon to. Ngayon, mga kotsero, di ba, nung kahapon, siyempre, may live stream tayo kahapon. Napag-usapan natin. Nabanggit ko dito sa live stream natin kahapon. Parang may pagkakasabi ko noon na, may namatay na apat sa Mindanao, na sundalo, I'm sure uunahan ni VP Sara si PBBM pagpunta doon in person. Sinabi ko sa inyo yung kahapon, di ba? Kahapon lang. Kahapon ko lang sinabi sa inyo eh. Ngayon, eto na nangyari. VP Sara visits wake of slain soldiers in Mindanao Sur ambush. Ang predictable. Bakit natin pinag-uusapan to kahapon? Kasi di ba yung topic natin kahapon was yung destabilization. Napag-usapan natin na si Digong ligaw na ligaw talaga siya or nanliligaw siya sa AFP. And we have observed hindi naman to concrete or hindi naman to conclusive. Pero naobserbahan natin, mga kotsero, na si VP Sara, parang may ganun ding sistema sa katawan. Parang nanliligaw din siya ng ating AFP. Again, bakit kailangan gawin yon? Kasi nga, mga kotsero, in the GMA playbook of impeachment, hindi pala impeachment yun, no? In the GMA playbook of destabilization, how to destabilize your country for dummies. Ganun. Destabilize your country for dummies. Ganun yung title ng book ni GMA. So, puntahan natin yung topic na yan. Pero bago natin na pag-usapan pa to lalo, tayo muna yung mag-shoutout sa mga ibigan natin sa Sandwave. Ayan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede-pwede na po ay magpadala dito sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba account dito sa dyan at pwede-pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na po sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Sa ano na yon, dun sa playbook na yon, mga kotsero, kailangan mong makuha ang loyalty ng AFP.
Because, mga kotsero, it has been proven through history na kapag nasa poder mo ang AFP, eh sigurado ang iyong pagdidisturb. Sureball na yan, 100%. Panahon ni Apple Akay, ganun na nangyari. Nung bumaliktad si Ramos at saka si Enrile. Oh, tapos ang boxing. Panahon ni Joseph Estrada, ganun din na nangyari. Nung bumaliktad si Chief of Staff, nakalimutan na pangalan ng general, nung bumaliktad yung Chief of Staff ng ating AFP at sumama sa rally, eh tapos ang boxing. Yun. So it's ano, it's really critical. Angelo Reyes, ayan si Angelo Reyes. It's really critical. Critical 'yun, guys. Na makuha mo ang suporta ng AFP para makapag-destabilize. So, ngayon mga kotsero, nahihirapan sila mag-disturb. Bakit? Kasi, hinuli agad sila ni General Browner. Si General Browner, mukhang ano, mukhang nasa poder ni BBBM. Si General Browner. At nung nachichismis na merong destabilization, anong sinabi ni General Browner? Hoy, kayo dyan. Kayo dyan. Oh, hoy, huwag kayong sasama-sama sa mga destabilization plot, ha? Ako, may naririnig akong destabilization plot. Meron daw mga retired generals na kumakausap sa ating hanay. Huwag kayong sasama dyan. Oh, sinabi. Hinuli eh. Hindi nakijoin si General Browner. So mga kotsero, ayun na nga nangyari. Hindi nila nakuha ang military last year. So baka this year makuha nila. umaasa sila na this year makuha nila siguro. Ganon, ewan ko, baka yun ang strategy, hindi natin sure. Basta mga kotsero, it seems, merong pangliligaw na nagaganap. Galing sa office ni VP Sara Duterte, papunta sa ating AFP. And si PBBM, you should be very careful. Kasi pag nakuha ng kampo ng kabila ang loob ng ating AFP, tapos ang boxing. Sure yan. May history na tayo dyan. Tulad niyan, ngayon, nagpunta na naman si VP sa Burol. Physical to, ha? Physical. Eh, alam niyo, mga kotsero, there's something about physically being there. It's very obvious na may something. That's the goal. There's something about being physically there that makes more impact. Eh. Parang, uy, ginawan ako ng time, etc. Yun yung nafe-feel ng mga tao dyan, syempre. Ginawan kami ng oras, ganyan. Kaya nga mga kotsero, sinasabi ko sa inyo, si Presidente should be very careful. Alam natin marami siyang ginagawa. And mamaya papakita ko sa inyo kung bakit wala siya dyan today. Pero mga kotsero, di ba sinabi ko sa inyo kagabi, pupunta dyan si VP Sara, nanginginig pa. Oh, ayan o. Oh. Ayan na nga, nanginginig pa guys. Ano oras to pinos? 5 hours ago? 6:51 PM, Pino. So, malamang tanghali ito kasi nakita ko may araw pa sa labas eh. So, if I were PBBM, I will make time to do this. Hindi lang ngayon. As in, every time na merong ganitong ano. Kasi the last thing that you would want the Filipinos to think, eh inulit mo yung pagkakamali ni Panot Aquino. Alala nyo yun, yung kay Panot Aquino? Na hindi pumunta doon si Panot doon sa pag-receive sa SAF-44. Tsaka ano mga kodyero, naalala nyo, isa yun sa mga ano, mga picture na sumikat nung panahon ng kampanya. Yung pag-attend ni PBBM doon sa pag-receive ng mga bangkay ng SAF-44. Yun. Laki ng impact noon, guys. Diba? Sabi sa inyo, physical presence does an impact. He should make time for this. If not today, mamaya, papailawanan ko sa inyo kung bakit hindi ngayon. Kasi nakita ko naman yun. May balita naman kung bakit eh.
kung ba't wala siya dito ngayon. But, if not today, at the very least, he should make time to do this. Ang nakakagulat pa, mga kotsero, eh ito, mayroon siyang statement na nilabas. Hindi ko naiintindihan anong pinanggagalingan nito. Eh ano? Naglabas siya ng ganitong statement. Pero may video yan as usual. Panoorin muna natin yung video para naiintindihan natin yung statement niya. Panoorin natin. Mga kababayan, politics is a matter that I have not discussed with former President Rodrigo Duterte. Okay. Nor have I discussed my positions on national issues with President Ferdinand Marcos Jr. On separate occasions, the President and the former President similarly expressed concerns over my well-being. I assured them that I would take care of myself as I carry out my duties and responsibilities as Vice President and the Secretary of the Department of Education. It is clear that both men are blessed with the heart to respect the will of a woman. Both leaders are also gifted with the wisdom to know that I am not a problem and I do not need to be solved. Rather, this is the time to focus on the work that needs to be done for the country. Halimbawa nito ay ang kalidad ng edukasyon, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin kasama na ng pagkain, at ang isyu ng terorismo, kriminalidad, kawalan ng katiyakan ng ating seguridad at kapayapaan. As a Mindanaoan, I am a witness to how violence spawned poverty, lack of livelihood, internal displacement, and inequitable access to education opportunities for our children and the youth, which ultimately made the violence of radicalism more appealing to them. Okay. Nitong nakaraan lang ay nasaksihan natin ang pagdadalamhati ng naulilang pamilya ni na Corporal Crisaldi Espartero, Private First Class Carl Aranya, Private Jesse James Corpus, at Private Marvin Dumaging. The death of four soldiers in an ambush in Maguindanao del Sur points us to the painful truth that terrorism remains a fundamental problem that requires our collective action as a nation. Lumaban tayo kontra terorismo. Suportahan natin ang edukasyon ng kabataan. Suportahan natin ang ating kasundaluhan sa pamamagitan ng pagbigay impormasyon tungkol sa kalaban. Iakyat natin sa mga lokal na pamahalaan ang pagbigay prioridad sa seguridad natin bilang mamamayan. Maraming mga sundalong Pilipino na ang nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan ng ating bansa. Dili unta nato sayangon ang ilang kabayanihon pinaagi sa atong pagpakita ng kitahuyang atubangan sa kabangis sa terorismo. Unahin natin ang Pilipino, unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Syukran, guys. Syukran po, syukran. I don't understand where this is coming from. Bakit may ganito statement? Kasi alam nyo, mga kotsero, ito lang naman, no, pagkakaintindi ko lang naman. Hindi naman ako genius. Pero pagkakaintindi ko, mukhang ang gusto lang niya i-communicate, eh itong parting ito. As a Mindanaoan, I'm a witness to how the violence spawned poverty, lack of livelihood, internal displacement, etc., etc. Parang ano ba? Parang i-build up ba yung kanyang pagbisita dun sa mga namatay nating tropa? Parang ganun eh. Parang ganun yung gusto niyang message. So kung dito siya nag-umpisa, as a Mindanaoan, I'm a witness, blah, 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 hanggang sa pababa, hanggang sa matapos yung kanyang script, eh walang problema. Okay lang yun. Maiintindihan ko yun. Kasi nga, konektado siya doon sa ginawa niyang pagbisita doon sa... Saan ba to? Doon sa mga namatay nga ng tropa. Ang hindi ko magets, etong umpisa, saan ang galing to? Anong hugot nito? Anong hugot? Anong hugot nitong politics is a matter that I have not discussed with former President Rodrigo Duterte, nor have I discussed my positions on national issues with President Ferdinand Marcos Jr. Saan ang galing yan? Ba't may ganun? Ang nakakatawa pa, ito. I am not a problem and I do not need to be solved. Ha? Saan ang gagaling yun? Pa-explain nga, please. Pa-explain nga sa mga ano, kung meron dito sa live stream natin ngayon yung Department of Interpretation and Explanation of Duterte's.
Baalam nyo kung bakit. Baalang naman kasi hindi ko alam kung saan ba nanggagaling yan. Tapos may ganito, sa it is clear that both men are blessed with the heart to respect the will of a woman. What does that mean? Anong pinang huhugutan nito? Ano ba to? Parang ano sa Women's Month? Unless ito ang basa ko. Basa ko lang naman, hindi ko na maalam kung ito talaga 'yon. Ang basa ko is yung mga kontrobersya at mga kritisismo tungkol sa kanya, it's getting under her skin. Na parang sinasabi niya na kahit anong kritisismo ang inyong sabihin sa akin tungkol sa akin, criticize kayo ng criticize sa akin, yung presidente nga walang reklamo sa akin. Criticize kayo ng criticize sa akin, yung tatay ko nga walang reklamo sa akin. Ganon. Criticize kayo ng criticize sa akin, buti pa yung dalawang lalaki na to, yung former president tsaka yung presidente, naiintindihan kung ano yung will of a woman. Nire-respeto yung will of a woman. Ganon. Personally, I don't think si VP Sara is a problem. She's not a problem. What the problem is what she's doing. Yung ginagawa niya. Kasi she spends more time doing this, defending herself, and you know, attending rallies than her actual work sa DepEd. Ano naman nangyari sa DepEd? Kamusta na ba? Ano na bang update sa DepEd? Maliban sa mga pagbisibisita sa mga eskwelahan. Alam nyo mga kotsero, hindi kaya this is a perception problem. Hindi kaya iniisip lang niya na ang pananaw ng tao sa kanya, problema siya. At kailangan siyang solusyonan. Kasi alam nyo mga kotsero, kung ganun ang pananaw niya sa sarili, kung ganun ang iniisip niya, baka yun ang pananaw niya sa sarili niya. Na siya problema. Kaya kailangan niyang sabihin sa mundo na, hindi ako problema. Kayong may problema. Kamusta na ba ang DepEd? Kasi alam niyo mga kotsero, may DND secretary tayo who will attend to the needs and the affairs of our military. We have a DND secretary who's doing that. Baka nakalimutan niya si Secretary Gibo Chudoro, ang ating Department of National Defense secretary. Baka lang naman nakalimutan niya na meron tayong DND secretary. Ang nakakatawa pa ito. Feeling ko this will give us a clue kung bakit naglabas ng ganito na namang statement si VP Sara. Panoorin natin to. As usual, sa fake news network SMNI nanggaling. Paid advertisement sa YouTube ngayon. Alam mo, na-establish na talaga natin na itong mga issue involved si Pastor Apollo Siquibuloy, mga paninira sa mag-amang Duterte, VP Sara, and dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may magkaugnay. Ito sila. Doon sa YouTube ads sa attorney na batay sa mga netizen din na nakausap natin, lumalabas doon sa mga tinatawag na DDS vlogger. At mismo dito sa ating channel mismo sa YouTube, may lumalabas. Ang dalawang video, yung isa paninira kay VP Sara Duterte na sinungaling daw, liar, at itong sinasabi o paninira both ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Pastor Apollo Siquibuloy. Biruin mo, gumastos ng isang propaganda para manira lamang. Dapat magpapagkatiwalaan ito. Ang pangit. Ang baho nyo talaga magtanong dyan sa SMNI. Ang baho nyo magtanong dyan sa SMNI talaga, promise. Ang baho nyo magtanong. Dapat pa ba natin pagkatiwalaan to? Sinabi nyo nang ang propaganda eh. Ba't kayo magtatanong kung dapat bang paniwalaan? No, hindi na paniniwalaan dapat. Ano ba? Baho nyo magtanong. Sana kung tinanong niya, ano pong opinion nyo dito? O, Atty. Harry Roque, ano pong palagay nyo dito? Hindi mo muna sabi. Huwag nyo na sabihin na ano? Na dapat pa ba natin paniwalaan to? Diyos ko. Baka nakalimutan nyo, journalist kayo, hindi kayo dapat nagsasabi ng opinion nyo. Hindi naman kayo editorial. Pero hindi ko alam yung mga sinasabing videos na yun, ha? Yung nagbaya doon ng ads para siraan si Digong o saka si Kibulok, saka si VP Sara.
Hindi ko alam yung ano, yun. Hindi ko pa napanood yung video na yun. Hindi pa umaabot sa akin yung ads. Oo, kasi naka-premium ako eh. Naka-YouTube premium kasi ako, kaya wala akong ads, guys. Sorry. Mura lang naman ang premium eh. Try nyo rin. Anyway, naka-YouTube premium kasi ako, kaya walang ads. So, hindi ko pa nakikita. Baka kayo, nakita nyo na. Sabihin nyo lang sa akin, ganun ba kalala yun? Ganun ba kalala? Tsaka nakakatawa yung pagkakasabi nyo na na-establish na natin na sinisiraan lang si VP Sara, si Kibuloy, si Pastor Kibuloy, tsaka si President Digong, etc., etc. Wala kayong na-establish. SMNI, wala kayong na-establish. Promise. Sabi nyo nga, gusto nyo magsalita sa court of law, di ba? Doon kayo mag-establish ng inyong facts sa court of law. Dito, you're establishing your opinions. Okay lang yun, opinion nyo yun eh. Walang problema doon. Pero sa korte, ginagawa ang pag-establish ng facts. And you have not established anything, Admar. Wala kayo na establish pa na fact. Attorney ng ating mga netizen, mga kababayan natin. Alam mo yan ang maganda sa ating sistema. Kapag merong malayang pananalita, lahat yan po pwedeng makapasok sa malayang merkado ng ideya. Pero tayo po ay hinugis ng Panginoon sa kanyang imahe. Binigyan ng pag-iisip para malaman kung anong katotohanan, anong kasinungalingan. So magbayad pa kayo na magbayad dyan ng kasinungalingan, hindi naman po yan tinatanggap ng bayan. Bakit magsisinungaling ang Inday Sara Duterte? Bakit siya naman talaga ay 32 million ang kanyang mandato galing sa taong bayan. Bakit magsisinungaling si Inday Sara Duterte? E samantalang wala man siya masyadong PR dyan, walang mga gimmick, di wala siyang PR manager, kinikilala siya sa halos 2 taon na mula siya nang kulang bilang Deputy Secretary na pinaka-epektibong miyembro ng gabinete. At siya pa rin ang pinakamataas ang approval at trust rating sa lahat ng mga nanunungkulan sa gobyerno. I think that's the halo effect. Halo effect lang yan. It's not because of her. It's because of her father. Kasi may mga nabobola pa rin kayo eh. Aminin lang natin, may mga Pilipino pa rin na hindi pa nahihimas masan kay Digong. Ako, I'm more inclined to believe na it's yung survey ratings ni VP Sara, etc., etc., is the halo effect of, number one, the last name that she has, yung kanyang last name, Duterte. Kaya pag Duterte, kahit papaano, may hila pa rin yan. Hindi naman natin maisasantabi yun. Pangalawa, yung association niya with PBBA. Nandun naka ano yun? Doon nakakabit yun. Halo effect lang yun. It's not because of her. Hindi yun tungkol kay VP Sara. It's because of her father. It's because of her PBBM. Ano yung ebidensya ko dyan? Sa statement niya doon siya kumuha ng credibility . Sa statement niya mismo, doon siya kumuha ng credibility sa mga sinabi ng tatay niya at sinabi ni PBBM. Ayan o. Kailangan banggitin niya yung Duterte at kailangan banggitin niya yung Marcos. Kasi kung hindi, walang halo effect. She cannot stand on her own. It's because doon siya kumukuha ng yung support base nung dalawang tao na yan, ni PBBM at saka ni Xi Digong. Yun yung kanyang ano. Yun yung nagpapalutang sa kanya ngayon. Subukan niya. Dabanan niya si PBBM ng rekta. Tingnan natin kung tatagal siya. Baka mag-sorry din siya after. Subukan niya. Or subukan niya lumaban sa tatay niya. Dabanan niya yung tatay niya. Baka mawalan siya ng mga tagapagtanggol. Kasi karamihan ng mga tagapagtanggol niya, puro Duterte supporters din. So she cannot afford to lose them. Yung supporters na galing sa tatay niya, tsaka yung supporters na galing kay PBBM, she cannot afford to lose them. Kaya, I'm of the opinion na yung trust rating niya tsaka yung performance rating niya ang nagpapalutang dyan yung Duterte tsaka Marcos supporter.
As far as the Marcos supporters are concerned, ito yung mga hindi pa nahihimasmasan so far. One of these days, magigising din niya, mahihimasmasan din niya. One of these days. Intay lang kayo, guys. Intay lang kayo. But it is what it is, di ba? Ayan na natin yun. Bigyan na natin kay VP Sara yun. Nakakatawa lang din yung sinabi ni Attorney Harry Roque na bakit naman magsisinungaling si Sara Duterte because of this, because of that. Yun ba ang basis ng hindi pagsisinungaling ng isang tao? Dahil binoto siya ng 32 million? So, isabihin, pag binoto siya ng 32 million, sabihin, hindi na siya sinungaling? Pwedeng sinungaling din siya, pero marami lang siya na bola. So, ibig sabihin pala, dahil si PBBM, nanalo ng 31.5 million, hindi rin siya sinungaling. That should follow, di ba? Kung ganun yung logic, di ba? Kung dahil binoto ka ng 32 million, ibig sabihin, hindi ka na sinungaling, dapat ganun din yung logic kay PBBM. Kung dahil binoto siya ng 31.5 million, hindi na siya sinungaling. Ba't sinasabi nyo sinungaling siya? Ba't sinasabi nyo balebalentong siya? Diba? It should follow. The same logic should follow. So dapat talaga, tanggalin nyo yung double standards nyo. Kayong mga Duterte Balahura supporters. Tanggalin nyo yung double standards nyo para mas kapanipaniwala yung mga sinasabi nyo. Ang kinakailangan gawin ng mga masasama at mga maiitim na mga puwersa ay pukulin nga itong si Inday Sara dahil sa mulat-mula ang kanilang intensyon ay talagang tanggalin si Inday Sara dahil siya ang pinakamalaking balakid sa kanilang ambisyon na makuha ang pinakamataas na pwesto sa ating bayan. Pero habang sinisiraan nila si Inday Sara... Wait lang, sinabi niya ang goal daw ng mga gustong manira kay VP Sara ay tanggalin siya. Meron na ba kayong narinig na na nagsabi na ipa-impeach si Sara? Parang wala pa yata akong naririnig na ganun. How about sa atin dito sa tayo mga hampas lupa, may mga nagsasabi ng ganito. Pero sa mga politiko, sa mga malalaking tao, sa mga may impluwensyang tao, may narinig na ba kayo na nagsabi na Duterte resign? Wala, di ba? Wala kayong naririnig na ganun. Ay, naririnig na ganun. Ang naririnig nyo palagi, puro Marcos resign. Yun lagi naririnig nyo. So, ang weird. Ang weird ng sinasabi ni Harry Roque na merong tao dito. Parang meron daw nga drive or parang merong kampanya para ipag-resign o tanggalin si VP Sara sa posisyon, parang wala naman akong naririnig na ganun. Kayo ang maraming ganun. Nag-rally pa kayo ng isang linggo para lang magtawag ng resignation ni PBB. Umubra ba? Hindi. Ganun kayo ka-weak. Imagine, nag-rally kayo ng isang linggo, hindi man lang kayo dumami. Imagine. Nag-rally ang LCAB laban kasama ang bayan ng isang linggo para lang ipag-resign si PBBM. Hindi nag-resign. Tanggalin nyo, paltan nyo yung pangalan nyo. Sabihin nyo lang, laban kasama ang. Hanggang doon lang. Kasi mukhang hindi nyo talaga kasama ang bayan. hindi nyo kasama ang bayan, guys. Kalma lang kayo, hindi nyo kasama ang bayan. Dapat lang, laban kasama ang. Agad doon lang kayo. Bayad. Laban kasama ang bayad. Ganun lang kayo. Laban kasama ang bayad ng China. Imagine, mga kuchero, 7 days sila nasa liwasan Bonifacio, hindi sila nadagdagan. Pathetic. Try natin. Na napakaaga pa, lalong nagkakaroon ng disgusto ang taong bayan sa kanila. Kasi nga, unang-una, dahil napakaaga pa, alam nila na itong mga taong to ay mapagsamantala. Mga, gahanid ba yun? Ganid sa kapangyarihan.
na hindi makaantay ng tamang panahon. Eh samantalang, kakabigay pa lang ng taong bayan ang mandato kay Inday Sara ng 2 taon. Abay, sila ay nais nang maluklok sa pinakamataas na pwesto ng ating bayan, kundi sa pamamagitan ng eleksyon, sa pamamagitan ng charter change. Ang Bento talaga to si Attorney Roque. Sulit talaga ang bayad sa kanya ni before, ni Duterte. Sulit. Sulit ang bayad sa kanya ni Duterte. Spin doctor talaga si Attorney Roque. Promise. Humahusay siya magpaikot ng balita. Mahusay. Galing. In teorya, habang binabato nila ng putik ang mga Duterte, pati si Pastor Kibuloy, lalo namang lumalakas ang pagtiwala ng taong bayan dahil alam na mga Pilipino, pag pinupukol, eh, merong dahilan. At sabi, pag pinupukol daw, merong dahilan, sabi. So, ulitin ko lang, following your logic, kasi mga DDS, ang hilig akong pukulin eh. Yung mga Duterte Balahura supporters, ang hilig akong pukulin eh. So, following your logic, ibig sabihin, pero kahit naman hindi nila ako pukulin, hindi talaga ako bayad. I'm as independent as they come. Hindi katulad ng mga bayaderos dyan. Anyway. Kano kaya ang honorarium? Anyway. Kano bayad sa mga host sa SMNI? Magkano bayad sa mga host? 100 na 100K? Parang ganun yata. 100K yata. Something-something. Ganun eh. Ah, yung mga magkakashow dyan sa SMNI, ano namang sa malamang may 100K. Pero syempre, hindi kayo le-level dun sa ano. Wala kayo sa kalingkingan nung consultant. Iwan level yung consultant, guys. Pa-post-post lang sa Facebook, 1M. Galing. Anyway. Again, tuloy natin to. Kung lahat naman po yan ay talagang katotohanan, bakit hindi yan lumabas noong panahon ng eleksyon? Kung saan talaga naman dyan linalabas ang lahat ng putik? Bakit ngayon pa lamang? Yan ang sagot. Ba kailangan lumabas yan? Eleksyon lang ba pwede? Eh paano kung nakakakita na kami ng kabalbalan ngayon? Ngayon pala nakakita na kami ng kabalbalan. Anong gagawin namin? So gusto nyo, tumahimik na lang kami, hintayin namin yung eleksyon. Ano ba yun? Doesn't work like that. Alam nyo naman yun eh. Doesn't work like that. Ano, intay tayo hanggang eleksyon bago tayo magsalita. Ah, si Bibi Sara, ganito, ganito, ganyan, 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 ganyan. Pwede ba yun? Eh, pero hindi. Eh, kayo nga eh, wala pang eleksyon. Makabat igos kayo IPBB, eh, pinag-resign nyo na. Oh, naniningil pa kayo ng utang na loob. Bakit? Ba't kayo naniningil ng utang na loob? Kasi hindi kayo napagsipag-appoint? Ganun ba yun? Bakit? Bakit naniningil ng utang na loob? Bakit? Ano bang iniintay nyo na pambayad sa utang na loob nyo? Weird eh. Anyway, tuloy natin. So, gumasos kayo ng gumasos dyan. Pinayayaman nyo lang ang YouTube, pinayayaman nyo lang ang Facebook, pero ang taong bayan, naku po, alam nyo naman ang Pilipino, napakadami ng pinagdaanan kasama ang 20 anyos ng martial law ng Marcos Sr. Hindi nyo na po mabobola, hindi nyo na po malilinlang at maloloko. Hindi na talaga malilinlang ang taong bayan ngayon. Hindi na. Nahimasmasa na kaming lahat eh. Nahimasmasa na kami dun sa Duterte Magic. Iba-ibang reasons kung bakit nahihimasmasan. Ako, alam niyo naman kung paano ako nahihimasmasan eh. Ilang beses ko na inulit-ulit yan. Ewan ko kayo kung ano ang himasmas story niyo. Ano ang himasmas story niyo? Ako, alam ko ba't ako nahihimasmasan. Kayo, ano ang himasmas story niyo? But anyway, damay pa talaga yung martial law. Eh, no? Ganun talaga. Pag tinira mo yung bunga, dapat tirahin mo rin yung puno. Kasi magkakakabit yan. Oh, tira nyo, tahimik si Senator Aimee. Hindi siya makapagsalita, di ba? Hindi siya makapagsalita. Oh, Senator Aimee, ano na? Akala ko ba ipagtatanggol mo
ang reputasyon ng inyong pamilya. Kala ka pagtatanggol nyo yung reputasyon ng pamilya nyo. O, sinabi ni Roque, 20 years daw yung martial law. Mali, 20 years yung administration ni Apo Lacay. 20 years yung administration. Pero hindi 20 years yung martial law. Kailan ba yung martial law? 1973? Hanggang 1981? 1981 yata eh. Maikli lang yun. 1973 to 1981, if I'm not mistaken. I could be wrong. But, so hindi siya 20 years. 20 years yung administration ni Apo Lacay. But anyway. Ah, Senator Amy, ano na nangyari sa'yo dyan? Kailan ka magsasalita ulit? Tahimik mo ah. Tahimik ka, super ate ng pangalawang pangulo ah. Ano na nangyari sa'yo? Diba, tahimik siya ngayon. Wala siyang hearing, wala siyang statement, wala siyang... Wala. Nothing. Wala. Wala talaga. Walang nangyari. Tahimik. Hmm. Alam ko ba pagtatanggol mo yung ano, legacy ng tatay mo? Sinabi niya yun. But anyway, sigurado ako may mga magtatanong, nasaan kasi ang Pangulo? Buti pa si VP Sara nakapunta na sa patay. Nakapag ano na, kabisita na dun sa mga namatay na sundalo. Wala talagang pakialam si PBBM sa sundalo natin, etc. etc. Okay. Ulitin natin mga kutsero. Si PBBM dumating lang ng Pilipinas kailan? Sunday. Okay. Malamang sa malamang, nakaset na ang mga schedule niyan for this week. Malamang sa malamang. So, kaya nga sabi ko sa inyo, mga kutsero. Si VP Sara ba nakapunta doon agad-agad? Kina Monday yan, di ba? Hindi. Nagintay muna siya ang one day. Hindi muna siya nagpunta doon. Bakit? Malamang sa malamang may mga gagawin siya ng Monday. Kaya Tuesday siya nagpunta. Si PBBM, ano ang ginawa kanina? LEDAC meeting. LEDAC. Legislative Executive Development Advisory Council. Ito yung meeting ng Kongreso at Executive. Ibig sabihin, dito nila pinag-uusapan yung mga priority bills. Kung paano ito maipapasa, kailan maipapasa, ano yung kailangan ng Kongreso na maidagdag sa mga bills na yan, etc. etc. Importante yan para sa buong bansa yan. Buong bansa maikinaban dyan. Pangalawa, bumisita rin kasi si Anthony Blinken, Secretary of States ng Amerika. Nagpunta siya dito sa Pilipinas kanina. Mamaya na yan. Di pala si Blinken yan. Ayan. Nagpunta siya kanina, walang picture si Blinken. But anyway, meron siyang statement kanina tungkol to sa West Philippine Sea. Magagalit na naman si ano dito, Harry Roque dito. That's why we stand with the Philippines and stand by our ironclad defense commitments, including under the Mutual Defense Treaty. Article 4 extends to armed attacks on the Filipino Armed Forces, public vessels, aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere in the South China Sea. And the very visibility of those actions, I think, has provoked from a number of other countries clear statements in support of the Philippines and against these provocative actions that are a threat to peace, security, freedom of navigation, and basic rights under international law. So in and of itself, I think the actions that China's undertaken have produced a reaction, not just from the Philippines, but from a number of other countries. In terms of what we're doing, we're engaged in intense diplomacy, as is the Philippines, so that countries come together, or even individually, to reaffirm international law, to reaffirm the rights that everyone is entitled to. Ayun. So nagpunta si Anthony Blinken kanina sa Pilipinas, dito sa ano, Malacañang, para kausapin si PBBM. Pinadala siya, si Biden mismo nang padala sa kanya. Dahil, kailangan doon nilang magkaroon ng, ayan, ito pala may picture ni Blinken, ayan. Dahil, kailangan doon nilang magkaroon ng tripartite talks. Mag-uusap daw kasi
ang Japan, si Prime Minister Kishida, si Biden at ang Pilipinas, silang tatlo. Malamang sa malamang, tungkol na naman to sa West Philippine Sea. So, wait lang. Let me emphasize this. Sabihin natin na si VP Sara nakapunta doon sa mga patay na ating mga tropa. Malamang sa malamang pupuntahan din ni PBBM yan. Malamang sa malamang. If not, he will send a representative who will go on his behalf. But, halimbawa, nagpunta na nga si VP Sara kanina sa mga tropang unfortunately, pinatay ng mga terorista. Ano kaya masasabi tuloy niya sa West Philippines? Ano kaya masasabi niya sa West Philippines? No? Kasi issue din yun eh. Issue din yun sa West Philippines. It's not just, of course, problema natin yung Dawla Islamiyah. But it is a problem that is under control. Kasi ibig ko sabihin, kontrolado yun eh. Pero ang West Philippines, ano kaya maiko-comment? Ano sinabi ni VP Sara kanina? Hindi raw sila nag-uusap tungkol sa politika. Sabi? Ayan o. Politics is a matter that I have not discussed with former President Rodrigo Duterte, nor have I discussed my positions on national issues with President Ferdinand Marcos Jr. So, hindi mo siya kinakausap tungkol sa national issues? I think you should. VP Sara. So that you could be appraised of the gravity ng mga issues na meron tayo. Lalong-lalo na dyan sa West Philippines. I think you should talk to him, to the president, about the issues of the Philippines. Para nasasagot mo din yung tanong kapag ikaw ay naitanong tungkol sa opinion mo sa West Philippines. Para inform ka rin. Kasi baka sabihin mo sa amin, hindi, sekretary ako ng DepEd eh. Malay ko ba dyan sa West Philippines? Wala akong comment dyan. No comment. Maglalabas kami ng statement tungkol dyan. Kasi yun lagi yung sinasabi eh. No comment, maglalabas po ng statement ang office namin tungkol dyan. Hindi ganun. Sana po makabuo ka rin po ng iyong sariling pananaw at sariling opinion tungkol sa West Philippines. Pero malamang sa malamang, iuulitin mo lang yung sinasabi ng mga ng tatay mo at ni Harry Roque. Malamang sa malamang, that's what we will expect. But, sige, sabihin na nga natin, nakapunta ka dun sa mga, sa mga tropa na inatake ng terorista. But there's also another issue na hindi ka nagko-comment. No comment up until today. So yun. So ito yung sinasabi ko kanina, USPH Japan leaders to hold first trilateral summit sa April. So, yun. Mukhang seseryoso na tayo dyan sa ating pagprotekta ng ating exclusive economic zone. Seseryosohin na ng Pilipinas. Tapos nag-WE Forum pa pala kanina. May WE Forum Country Roundtables dito sa Pilipinas. So busy. Does that mean that malamang sasabihin ng mga Duterte Balahura supporters, ganun, busy pala si Presidente, wala siyang oras para sa mga sundalo natin. Ganun malamang sa malamang ang sasabihin niyan. But, alam nyo, mga kuchero, ang sagot dyan, ito. Unang-una, si Digongba, noong nagkakabombahan sa hulo, nandoon the following day. Wala, because it is a security threat to the president. Di ba? It's not a security threat to the president. It is a security threat pala to the president. Bago makapunta dyan si PBBM, sisiguruhin muna ng ating mga tropa, ng ating mga sundalo, na kapag nagpunta dyan si PBBM, safe ang ating presidente. Unless, ang gusto niya nga mangyari, may mangyari masama sa presidente natin. That's not good. Huwag kayong ganun. Masama yun. Etong deserve nyo dyan kapag yan ang iniisip nyo. Huwag ganun. Kung gusto nyo makapaupo si VP Sara bilang presidente, huwag nyo daanin sa paninira kay Bongbong Marcos. Ang gawin nyo, ipanalo nyo siya sa eleksyon. Kasi si PBBM, hindi na pwedeng tumakbong presidente yan after this term. Hindi na pwedeng tumakbong presidente yan. Sasabihin naman mga DDS,
Kaya nga nila babaguhin yung constitution kasi nila magka-charter change eh. How sure are you? Kino kasi Nostradamus? Sigurado ka na kapag nagkaroon ng charter change, eh babaguhin din yung terms ng presidente? Eh di ba yun ang gusto ni Robin Padilla? Kakampay niya si Robin Padilla, di ba? Ang gugulo nila, no? Pag meron kang sinagot, iba yung ano, dadaling ka nila sa ibang topic. Ganyan yung mga ano, Duterte Balahura supporters. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream for today. Huwag niyo pong kalimutan mag-share ng ating mga videos. Paki-subscribe ang ating channel, Coach Jarrett Yan sa YouTube. And paki-follow na tayo sa Facebook. And I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jarrett Live. Bye everyone, see you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon ang kasabi ng totoo?